Hello po, Bet the Trends here. Today po, ang gagawin po natin is i-convert po natin itong layout natin sa Canva into PowerPoint. Super easy lang. So right here, nakikita nyo meron na po ako nagawang layout. So dito na po ako gumawa ng layout sa Canva kasi it's super easy lang po eh. Tsaka meron na po tayong mapipiling designs and all we need to do is to input or encode the things that you wanted to discuss in your class. So dito po meron na po akong nagawang 21 slides. So para di po kayo magtaka kung paano ko po ginawa ito, the first thing that you need to do is to click something right here on the left side. So dito po sa left side, meron po tayong makikitang templates. So dito po, meron po tayong makikitang templates and dito po marami po tayong choices ng template na pwedeng magamit. Yung template na ginamit ko po is Cloud's Book Report. But you could choose anything that you want. Pwede niyo pong hanapin dito po. Kung gusto niyo pong maging mas madali po yung paghahanap ninyo ng template, all you need to do is search. So pwedeng yung topic niyo po is about English. So topic niyo is about English, type niyo lang dito English, search niyo po. Tapos dito pwede nang lumabas lahat po ng mga templates na pwede po sa English. Depende po 'yun kung ano yung gusto ninyo. But sometimes there are templates that I like even though it's not about English. So, kung gusto niyo pong ma-explore, pwede niyo pong i-search na lang po, i-check niyo po lahat ng templates kung ano po yung gusto niyo regardless of English ba yan, math ba yan, or science, pwede niyo pong ma-use. Okay, the second thing to do, kung meron na po tayong napiling templates, like what I did, first thing that you need to do is talagang magpili ng template. So, pag meron na kayong napiling template, dito na tayo mag-i-encode kung ano yung gusto nating iparating sa ating students. Kasi di ba, nagre-record tayo para sa ating students or para sa ating school kung meron tayong gustong i-discuss or i-report. So dito, meron na akong ginawa. So I'll be discussing about numeracy skills and ito po yung naging ginawa kong small slide. Yan. So ngayon, after this, kapag tapos na po tayo sa atin pong slides, tapos na po nating ma-encode yung mga slides, pwede po nating i-download ito as PowerPoint. Pero po, kapag na-download po natin as PowerPoint, kung meron po tayong mga animations po sa atin pong slides sa Canva, kung i-download po natin ito as PowerPoint or Microsoft Office PowerPoint, automatic po ito pong mga animations is magiging picture po siya or hindi na po siya magmo-move. It could be also hindi siya makasali sa atin pong downloaded na PowerPoint. Yung mami-maintain lang po sa PowerPoint is ito pong mga pictures and text. Usually ito pong mga graphic animations is hindi po siya na-attach. And it will be not too hassle. Pwede po natin i-download ito isa-isa from our Canva. But yeah, it's a little bit hassle kung isa-isahin po natin i-download. So kung ayaw niyo po na yung designs niyo po na na-layout sa Canva is mawala, so better wag na lang po nating lagyan ng graphic animations na mga ganito katulad ng ginawa ko. Para kung ano po yung layout natin is mami-maintain po siya. So, heto na po para malaman nyo po kung paano. Nakikita nyo ba itong tatlong dots? So, click po natin yan. And then, meron po tayo dito makikitang see all. So, click natin ang see all. Tapos, hanapin po natin yung PowerPoint. Yan. So, dito, pwede natin siyang i-download as Microsoft PowerPoint. So, click lang natin yan. And then, download your design as Microsoft PowerPoint document. Heads up, videos, audio, and animations won't play when exported as this file type. Try downloading it as a video MP4. Pero kung hindi pa kayo nakapag-record sa inyo pong slides, pwede niyo na pong gawin yun kung na-download na po ninyo as PowerPoint. Pero kung gusto nyo dito mag-record sa atin pong Canva, pwede din. But this time, I'm gonna download it as
plain Microsoft PowerPoint. Yan. So, download po natin. Okay. So, yan po. Dito po, nakikita niyo po ninyo na nagde-download na po ito. So, numeracy skills is downloading. Yan. So, meron kayong nakikita dito na MP4 numeracy skills. Actually, gumawa ako ng small video. At saka, I recorded myself talking about or reading my slides. And then, after that, dinownload ko siya as MP4. So, paano ba natin gawin yun? So, click pa rin natin itong tatlong dots. Tapos, meron tayong makikita ditong present and record. Ibig sabihin, ito yung ginawa ko kanina, no? So, I tried to record my voice. Binasa ko kung ano yung nandito sa akin slides. And after ko pong mabasa yun, dinownload ko siya as MP4. So, yun na. So, kung meron kayong nakikita dito na meron akong dina-download na MP4, ito yung ginawa ko kanina. So, I presented and recorded myself. At saka, ito na, hihintayin ko lang kung ano na yung final output niya. At actually, subok ko na to. Kaya, I'm just sharing para din malaman ninyo kung paano ko ginagawa ang akin pong video lessons. And it's quite, hindi naman siya ganun ka easy because it takes time, no? It takes time to download the video and it's easier to download it into PowerPoint. So, para sa akin, that's why I'm downloading MP4 kung meron akong much time. But kung wala akong much time, I'm downloading it as PowerPoint slide. Kasi po, gusto ko po doon na lang po ako mag-record ng video sa akin pong PowerPoint. Or, pwede na din na, while I'm on my online class, automatic yun na yung isi-share ko sa akin pong students. Okay, so diba, na-download na po natin itong PowerPoint. So ngayon, open po natin ha. So ito po yung na-download natin na PowerPoint slide. Yan, so this is what is inside my Canva. And then, kinonvert ko siya into PowerPoint presentation. So yan, it's opening right now. And let's check kung ano po yung makikita natin. So ito na po. Ito po yung nandito na po sa ating PowerPoint slide. Yan. So, ito na pong nasa PowerPoint slide. And as you can see, it's just the same thing as ano yung nakita natin sa atin pong Canva. So, sige po. Para po ma-compare ninyo. So, let's minimize this one. At saka minimize din natin itong atin pong Canva. So, ito po yung nasa Canva. So, dito po, ito po yung first na slide. So, click din po natin ang first slide dito po sa atin pong PowerPoint. Kung same lang ba talaga siya. So, yun na po. Ito po yung sa Canva. At ito po yung sa atin pong na-download na PowerPoint slide. Yan. Ito po yung second na slide. Yan. Ito din yung pangalawang slide dito sa atin pong Canva. As you can see po, kapag na-click ko po itong Canva, lahat po ng mga elements like itong girl or itong text or itong bird is isa-isa po siyang nandito. But actually, when you click the template, automatic meron na po siyang design. And it depends on you kung mag-a-add kayo ng ganito, mayroong bata, or mayroong arrow. It depends on you. You can add elements in the template if you want. But dito po, it's already plain text. Text na lang po dito. Yan. Yan. So, wala ng animation dito. Yan. So, yan. So, nakopy po niya lahat yung atin pong layout sa Canva into PowerPoint. So, I guess that's all po. Yun lang po yung isa-share ko. And later, papakita ko rin sa iyo yung final output po ng akin pong MP4 na converted ko po from Canva to MP4. Yan. So, dito po, nakaka-time-consuming po sa pag-convert ng slides natin from Canva to MP4 is it takes time to download.